Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ito, gagawa tayo ng comparison, ano? Ito yung unang video ko ngayon. Then, next reaction video ko kay Sir Ed Caluwag. Diba? Ipagko-compare natin ito. Dapat mapanood nyo muna itong video na to, ano? Bago tayo mag-proceed kay Sir Ed Caluwag. Diba? So, itong video na to ni Sir J. Kustura ay nag-viral to eh. Diba? Nilaglag full video. So, panoorin natin to mga men. Start na natin to. Umpisahan na natin. Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so today is another day and nalalapit na po ang undas. So, ngayon, meron akong tutulungan, no? May dala silang gamit ng kapamilya nila. So, I have here the picture frame. Ayan. So, magti-take notes tayo, ah. So, meron akong gamit niya. Nandito. So, ano, dito, di ba, pinakita yung picture nung, ano, nung pahuhulaan. Then, yan. So, meron akong gamit niya. Nandito din. May gamit din. So, ready na kayo sa ipapakita sa akin ng mga bara, ate? Yan. Tignan malaglag. Dala-dalawa kasi tablet. So, gusto ko din yung pasalamat kina ate kasi they allow us to record the reading. Ayan. So, bawat po kasi nire-record ko talaga, nagpapaalam po ako. Hindi po ako basta-basta na parang gusto ko lang kuhanan, no? Kailangan may consent nila. So, maraming salamat po. So, oh yeah! Nagiging defensive ba ako? Mukhang tinamaan ako doon. Hindi. Itong ginagawa ko po ay fair use. The moment yan ay pinablish sa public, pinahihintulutan mo lahat ng tao na reaka ng video mo. Diba? Paano ko nasabing pinahihintulutan mo reakan? Ayan o, pagka-upload mo, kasi may comment section dyan. At lahat ng nasa comment section na nandyan ay, ano, pwede mo reakan. Diba? Pwede ka mag-react din sa video niya. Play na natin, ha. Parehas lang naman, nagko-comment din lang naman ako eh. Ang pagkakaiba lang, ako, video ang ginagawa ko. Ready ka na? Mag-ask lang akong guidance, ha? Familiar ka ba sa apat na ACES? Okay, good. So, maraming salamat sa support. Thank you, ate. Nanonood pala si ate everyday. Ngayon, mararanasan mo na kasi andito ka na sa akin. So, ilang months ka nag-antay? Ano po, 3 months po. Okay, so, siya po ay nakasubaybay sa akin. So, nag-antay siya ng 3 months bago siya mabigyan ng schedule. Ah, so scheduling na pala talaga. Hindi magwo-walk-in. 'Di ba? Scheduling na talaga. Okay. Kasi sa ngayon dalawa lang po ang admin ko, si Rain Torres at siya kasi Abby Salvador. So, lagi po tayong mag-ingat sa mga scammer po kasi talagang meron at meron pa rin silang naluloko talaga. I want you to pick one. Sino yung scammer na yun, Sir Jay? Yung dating admin mo ba? Joke. Taga saan na kayo, ate? Taga Valenzuela po. Oh, okay. So, malapit na. So, taga Valenzuela si Sir Jay Kustura? Taga Valenzuela daw eh. Malapit daw eh. Hey, guess what I saw? Ganon, nag-commercial.
Hindi ko alam ba, parang excited ako, men eh. Kuha ka ngayon ng 7 cards, huwag to talaga yun dito. Huwag ka magbandali, ha? Apo. Kayo ay lahat kamag-anak. Tanong. Itatali ko po ko ilan yung tanong niya. Nakadalawang tanong na tayo, ha? So, this is you, ate. I'm hoping that this is a red card. Pag may queen dito, siya na yan. Ay, ano? Babae pala yon. Akala ko lalaki. Bakit may perang info dito? A big amount of time. May transaction. Okay. So, sa pinakita sa akin dito, this is a big amount of money. So, may binayaran. Okay? Bayad. Wala pang taong pinakita dito, pero nagulat ako sa unang set of the cards, may perang involved. Mm. So, pinatungan ng presyo ang kapatid mo. Okay? Dahil ito may transaction. Alam mo, ano, risky itong ginagawa mo, Sir J. Costura, eh. Kasi napapansin ko, iniiwasan mo na magtanong. Uy, nag-i-improve, ha? Hindi na siya nagtatanong ngayon, ha? Dalawa pa lang ngayon natatara ko ang tanong mo. Handa na ba kayo sa susunod na ipapakita? Okay. Excited si ate. Usapang malaking pera. Ngayon, ang pinakita dito, maaring nakagasto siya or nakaano siya ng perang hindi sa kanya. Hindi niya naibigay or talagang nagastos niya. Kaya ang nangyari, may presyo din sa kanya. Okay? Parang ano naman yun? Ako parang twisted yung logic. Let's say ganito, ano? May isa akong tao, yung pera ko, na-dispal ko nung tao ko. Para makaganti ako doon sa tao, papatayin ko siya, maglalabas uli ako ng pera. Parang it doesn't make sense. Di ba pwedeng patayin ko na lang diretso? Kasi syempre nawalan nga ako ng pera, tapos willing pa ba ulit ako mawala ng pera para patayin yung kumuha ng pera ko? Eh, kung gano'n naman talaga nangyari, wala naman ako magagawa. Pero twisted lang yung logic eh. Diba? Kaya mo nga pinatay yung tao kasi nga dinispal ko yung pera. Pero sa akin, ano, kayong tatanungin ko, wise ba na patayin mo yung taong dumispal ko ng pera mo? Or dapat pilitin mo siya magbayad? Hindi ba pwedeng pagbantaan mo siya na kapag hindi mo binalik yung pera, ay may mangyayari sa pamilya mo? Pwedeng ganun eh, di ba? Pero once na pinatay mo yung kumuha ng pera mo, paano pa mababayaran yung pera mo nun? Hindi, tinatanong ko lang po, ano, kung ganun po yung nangyari talaga, wala naman ako magagawa. Ipagpatuloy natin. Hindi to relasyon, ate, ha? Hindi relasyon. Sa pinakita sa akin sa baraha, hindi third party. Mm-hmm. Malinaw. Pera ang dahilan. Ah! So talagang ano, nag-usap ba kayo bago kayo mag-start ng hula? Kasi para sa akin lang ha, imposible wala kayong pag-uusap eh. May tiny conversations na kayo dyan eh. Sa totoo lang. Pero ano ha, paki-correct ako ha. Hello, yung ano, paki-correct ako kung may nangyayari bang ganon. Guardian Angel, paki-message ako just in case na mapanood mo tong video ko. May nangyayari bang ganon? Yes, I know. Syempre hindi naman nag-uusap, no? Hindi naman sila nag-uusap, pero may tiny conversations ba bago mag
mag-start yung panghuhula. Gusto ko lang malaman. Kasi may mga time na syempre itatanggi mo na. Hindi naman po kami nag-uusap niyan bago kami katulad ni Master Gala ano, tinanggi niya na, "Oy, wala kaming pag-uusap ni Miss J." Pero eventually napag-usapan nila kalagitna anong panghuhula ni Miss J, biglang sinabi niya na, "Hindi, ang sinabi ko ano, Davao ako pupunta kanina." Parang vinavalid niya, may usapan pala kayo, pero sinasabi mo, hindi kayo nag-usap. May pagkakataon kasi na feeling mo, yung pinag-usapan nyo, wala lang eh. Pero ito, magagalit na naman si Jumark sa akin. Jumark kasi, hindi mo pwedeng maiwasan yung cold reading doon. Kapag ka nakausap mo, ano, ako I do believe, ano, kahit itanggi nito mga to, I do believe, may tiny conversations na nangyari bago mag-start yung hula. Imposible kasi yan na, ano eh, na uupo yan dyan, ibibigay lang yung picture nang wala. Kahit man lang hi, hello. Meron yan, kahit konti lang. Siyempre, hindi mo na, i-disregard mo na yun as kwentuhan kasi konting-konti lang yung nangyari. Diba, men? Pero hindi ko naman, ito ha, kinaklaro ko, hindi ko sinasabing si Master Gala, sinungaling si Master Gala. Kasi nga, sinabi niya, di ba, hindi po kami nag-uusap ni Miss J. Pero sinabi niya, hindi, ang sinabi ko sa iyo kanina, sa Davao ako pupunta. Ibig sabihin, nag-uusap sila, siguro, subconsciously, hindi yun yung pag-uusap. Ang iniisip siguro nila, hindi sila nag-uusap tungkol sa ihuhula niya. Nag-uusap lang sila sa mga personal na ano, di ba? Pero in reality, kino-cold reading ka na ni Jay Costura nung pag kinakausap ka. Di ba? Hindi, huwag kayong magagalit ha. Kaya lang, i-confirm ko, sir, may tiny conversation. Sir talaga eh, no? May tiny conversation. Delete. Ibuburahin ko yun, baka mamaya mahalata eh. Guardian Angel na lang ang tawag ko. Guardian Angel, may tiny conversations ba bago mag-start yung panghuhula? Diba? You're queen of flower, okay? Nakinikilabutan ako. Ako na rin po, miss. Huy! Andito ka ba, ate? Naks. Yan, naks. Nag-ano na. Sumasakit yung ulo ko. Ito. Pati dibdib ko. Ito, Jumark, ha. Ito yung sinasabi kasi ni Jumark. Si Jumark po ay diehard supporter ni Jay Costura. Pero, at least kahit papaano, may nag-check and balance sa ginagawa natin. Ito, Jumark. Ang sabi mo kasi, Jumark, ang role ng card, sabi niya, ay visual aids para sa atin. Na walang ability, tama? Sabi niya eh, yun ang dahilan. Parang hinalim tulad niya kasi sinabi ko kasi kay Sir Ed Caluwag noon. Nagdadala si Sir Ed Caluwag ng mga gadgets para i-validate yung kiniklaim niya. Halimbawa, may nakita ko white lady dito. Ang role ng gadget, ipapakita daw sa gadget na pumapalo yung meter ng gadget para mapatunayan totoo yung claim ko na may nakikita talaga white lady dito. Tama? Ang sabi ni Jumark, same din daw ng papel ng baraha ni Jay Costura. No! Doon nga kumukuha ng data si Jay Costura sa baraha eh. Hindi naman sa ano eh, lahat ng sinasabi ng baraha, yun ang sinasabi ni Jay Costura. O paano ito Jumark ano? May nararamdaman siya bigla. May nararamdaman naman pala siyang ganyan eh. Bakit nagka-card reading pa siya? 'Di ba? Kaya niya naman palang mag-predict ng ganito eh, tinamo ha. Bigla siyang ano, hindi niya naman kina-card reading 'yan, yung sinasabi niya na 'yan. Hindi niya naman binabasa sa baraha 'yan eh. 'Di ba? Ibig sabihin may power talaga siya. Ngayon, ang tanong ko, kung may power siya, bakit magbabaraha ka pa? Eh kaya mo naman palang makaramdam ng ganyan. Sumasakit yung ulo ko, pati dibdib ko, parang may butas yung ulo ko. Parang daw, may butas. Oh. Nararamdaman ko siya. Butas.
ulo. Nakaamoy ako ng pulbura. Nakaamoy ng pulbura. Malapitan ako. Parang tatlong butas ang nakita ko sa ulo. Oh, tatlong butas, ha? Tatlong butas. Tapos sa puso niya. Binaril yung kapatid niyo. Sa binaril. Sa ulo ang tama. Dito po tama po. Dito sa puso po. Oh, diba? Wala kayong pinakitang picture sa akin na binaril. Oh, let's say, ganun nga, no? Ang sabi niya kasi, tatlo eh. Tatlo yung, ano eh. Tatlo yung butas daw sa ulo. Then, sa puso. Diba? Mamaya, ano, mamaya, ibibigyan ko ng daan yung komentaryo ni ano. Kasi pinost ko to kahapon eh. May comment si Jumark dyan eh. Diba mamaya? So, ang binabalidate ngayon ni Jay Costura. Ano ha? Wala kayong pinakitang picture sa akin. So, ngayon binabalidate ni Jay Costura. Wala kayong pinakitang picture sa akin. Diba? Pero nahulaan niya, ano? Nahulaan niya na binaril sa ulo at saka sa puso. Galing! 3 times daw, buta sa ano. At sakit ng ulo ko, te, parang may butas o malapitan. Oh, di ba? Ang sakit ng ulo ko parang may butas malapitan to. So ini-imply ni Jay Costura, di ba? Yung butas na 'yon sa baril 'yon. Ang tinutukoy niya tatlong butas daw. Tama po. Dito din. Tama. Titingnan natin. Ulitin nga natin, may tanong siya ng tanong, di ba? Dito po tama po. Ngayon, nagbibigay na ng data yung ano. Pinakitang picture sa akin na binaril siya. At sakit ng ulo ko, te, parang may butas o malapitan. Dito nga po talaga. Tama po. Titingnan natin. Ang hindi kasi alam ng mga netizen, ito ang mahirap sa ginagawa ko kasi nararamdaman ko sila kung saan yung tama nila, kung saan yung sugat nila. Talaga? Eh bakit yung sinabi mo dun sa ano, dun kay Aiko, ang nararamdaman mo dito pataas, tapos may pumutok na ugat? Ulitin nga natin kay Aiko, di ba, men? Ito ha, gusto ko lang talagang ano to eh, yan ang di ba, nagki-claim ka Sir Jay Costura eh. Balik nga tayo kay ano, kay Ma'am Aiko. Aiko Jay Costura. Di ba? Sana ba yan? Okay. So, siguro ito yung sa liver cirrhosis, no? Kasi... Diba, ito mo, ha? Ulitin natin ito. Gusto kong ma... Ano nasaan niya? Yung papa mo? Tamo, tanong siya ng tanong, di ba? This is, di ba sabi ko sa'yo, joined sa politics ngayon. Doon tayo sa may ano, diagnosis sa tatay niya. Kasi this one is a travel. Mm-hmm. Na yung aura niya. Pero, ang pain na pinaparamdam niya sa akin. Ang pain na pinaparamdam niya sa akin ay? Is, dito sa tiyan pataas. Dito sa tiyan pataas. O, diba? Sinabi mo yan, dati. Pain sa tiyan pataas. Parang may ugat na nag-snap. O, parang may ugat na nag-snap, ha? Hoy, Jumark! Tandaan mo, Jumark. Utang na loob, please. Diba? Mula tiyan pataas daw. Nasaan yung papa mo? Kasi this is your father figure. Pumutok na ugat, ha? Specific. May pumutok na ugat. Okay. So, ayan. I know Miss Aiko na siya ay artista, pero yung personal life niya, hindi ko alam. Diba? So, psychological priming na naman. Hindi ko alam. Yung father figure niya. And so hindi ko na maramdaman yung aura, yun yung tinatawag na death aura. I need a personal belonging. Bago niya ba ideklara na death aura yan, sinabi niya na ano? Ulitin nga natin. Mahina na yung aura niya, pero mahina na yung aura niya. Ibig sabihin may nararamdaman ka pa rin.
kahit mahina yung aura. 'Di ba? May aura kaya lang mahina. Oh, eh, tinamong sinabi niya. Paramdam niya sa akin is dito sa tiyan. Dito sa tiyan pataas. 'Di ba? Para may ugat na nag-snap. Nasaan yung papa mo? Kasi this is your father figure. Oh. Patay na. Okay. Patay na. So, ayan, I know Miss Aiko na siya ay artista, pero yung personal life niya hindi ko alam. So, andito yung father figure niya. And so, hindi ko na maramdaman yung aura. Yun yung tinatawag. No! Sinabi mo kanina, mahina yung aura. Oh, Jumark! Paano yan? Mahina daw, tapos ngayon hindi niya na maramdaman. Tapos ang sabi niya, death aura. Oh, death aura na daw. Nung sinabi na ni Miss Aiko na ano, napatay na. O paano yun? May naramdaman daw siya na ano, na weak aura. Tapos biglang wala na siyang maramdaman ng aura na nalaman niyang patay na. Oh. I need a personal belonging sa tatay mo. Parang may message siya. Mm. Anong findings ng doctor? Bakit yung pain niya is from here? Yeah, from here. Tapos, parang may ugat na nag-snap eh. Dito. Oh. Ulitin natin ha. Tapos, may nag-ugat na nag-snap dito. Actually kasi Miss J, dalawa yung father figure ko. Hmm. Yung una yung Papa Jimmy ko talaga, which is my biological father. Uh-huh. He died of liver cirrhosis. So sa channel. Yung papa ko, yung daddy Danny ko naman, died 3 months ago. 2 months ago. COVID. Oh, COVID. Asan dun yung ano? Ugat na nag-snap. Asa na yung chan pataas? Oh, pinalusot na nga ni Aiko, di ba? Baka yung chan na nararamdaman mo ay yung liver cirrhosis yon. O sige. Eh bakit may chan pataas? Tsaka may ugat na nag-snap. Hindi, papalusot mo. Ano? Hindi, parehas. Dalawa kasi yung father figure eh. Di ba? Baka sabay na pinaramdam. At least nagtama yung ano, yung sa may chan dahil liver eh. Di ba? At least nagtama, nagtumama yun sa may chan. Eh, paano yung pataas? Diba? Tsaka banda rito may putok, pumutok na ugat dito. Paano yun? Akala ko ba nararamdaman yan? Diba? Hindi ha, nagiging objective ako dito. Gumagamit ako ng basihan eh. Tapos ito pa, oh. Ngayon sa mga nagsasabing hula ang ginagawa ko, hindi po ito hula. Hula? Hula talaga? Ito pa, oh. Hindi po madali ang ginagawa ko. Niminsan ka. I agree. I do agree na hindi madali yan. Kasi kailangan kapain mo talaga yan, eh. Kailangan kapain mo, kailangan mo maghanap ng lead talaga. Diba? Kahit pa sabihin mong fake yung ginagawa mo, mahirap talaga yan. Ako hindi ko, may idea ako kung paano ko gawin, pero hindi ko kayang gawin yan talaga. May idea lang ako. Anak, kasalanan. Oh. Nako, pumipikit. Naawa ko sa mga pamilyang pumupunta dito, lalo na pag ganito ang sitwasyon. Okay kami kanina, nag-TikTok pa kami. Oh, di ba? Meron na pala silang pag-uusap kanina, nagti-TikTok pa pala sila kanina eh. Okay kayo kanina eh. So ibig sabihin may interaction na kayo kanina. May chance para mag-cold reading ka. 'Di ba nagti-TikTok kayo kanina? Imposible na hindi kayo nag-uusap, bigla na lang kayo nag-TikTok, 'di ba? 'Di ba ikaw rin ang nag-aano, may pag-uusap na kayo bago ano? Bago mag-start to. Typical ba na ginagawa ni Miss J yun, mag-TikTok habang ano? Or close ba sa'yo yung mga yan? Kasi lahat ba ng kliyente mo pwede mag-TikTok kasama ka? Baka pwede, ano? Pero ibig sabihin, may interaction na kayo bago mag-start yung ano, nag-TikTok kayo kanina eh. Hindi naman pwede mag-TikTok kayo nang hindi kayo nag-uusap, di ba? May tiny conversations pa rin kayo. Hindi ko akalain na ganito ang ipapakita sa akin. Ilang ba na to mama sa ulo niya? Ima po. So sakto. Diba, men? Ano ba yan? Ito yung naramdaman ko. Yung daw yung naramdaman niya. Tapos sa puso.
Diba? Brutal. Brutal. Hindi, diba, doon sa detail na yon, yung tatlong, ano, hindi, aminin natin, sablay yun. Diba? Pero halimbawa, kung nahulaan mo man yung nangyari na, na binaril sa ulo at sa puso, diba, impressive naman, diba? Bigyan naman natin ng bawi, diba? Ngayon, makukonvince na ba ako na, na yun ay paranormal, men? Hindi pa rin. Hindi pa rin para hindi pa rin paranormal. Hindi pa rin ano 'yun. 'Di ba? Pero granting ano, let's say for the sake of argument na naman, 'di ba? Bibigyan naman natin ng benefit of the doubt. Let's say nahulaan niya talaga. Ang tanong doon, anong naitulong nun? Eh alam na ng mga ano 'yun eh, alam na ng mga kamag-anak 'yun eh. Dito yung ito yung nami-miss yung point ano. Wala naman siyang sinasabing ano doon sa pangyayari doon sa mga hindi niya na-read sa card. 'Di ba yung bigla niya na lang naisip kung ano yung nangyari? Ano na itulong nun? Wala naman eh. 'Di ba? Let's say sabihin natin nahulaan niya talaga na hindi siya nandaya. 'Di ba nahulaan niya na baril sa ulo at puso? Ano na to? Anong na ano doon? Anong na na-accomplish natin doon? Wala min. Ikaw Juju Mark, Jo Mark, ano na accomplish natin doon nung nalaman ni Sir J. Custura na nabaril sa ulo at saka sa puso? Wala, kasi alam na ng pamilya yun eh. Yun yung data na pwede niyang malaman. Kasi alam na ng pamilya eh. Ibig sabihin, pwede niyang makuha rin sa pamilya yung data na yon na hindi nalalaman. Saan niya makukuha? Due to cold reading ha. 'Di ba? Maaring habang nagti-TikTok sila bago sila mag-TikTok, 'di ba? Maaring nakapagbigay ng pahapyaw na message to, 'di ba? Or na overheard niya na ano, or halimbawa since ito ha, ito sinasabi ko, pero ito possibilities lang naman to. 'Di ba? Kailangan lawakan natin yung pag-iisip natin eh. 'Di ba? Itong mga to ay nagpa-appointment. 'Di ba? Since nagpa-appointment sila, kinontak sila ng admin ni Sir J. Custura. Dahil kinontak sila ng admin ni Sir J. Custura through messenger daw eh. 'Di ba? Dahil kinontak sila ng ano nila, syempre magiging friend nila itong client na 'to. Pwedeng makita yung Facebook posts nito. 'Di ba? Isa 'yon sa paraan. Hindi ko sinabing doon niya nakuha, pero isa 'yon sa paraan. 'Di ba? Baka nakapag-post sila na tinamaan sa ulo, etc., 'di ba? Ngayon, sinasabi ni Sir J. Custura ngayon na ganun yung nangyari. Pwedeng ganun, pwede. Hindi ko sinabing ganun nangyari, pero pwede. 'Di ba? Or kanina, subconsciously na ikwento nila, ano? Then nitong ano, parang na-shock sila paano nalaman. Kasi nga yun yung mga bagay na ano eh, na pwedeng ibigay mismo nung ano eh, nung nagpapahula eh. Kasi nga, alam na nila yung bagay na yon. Na kahit mahulaan ni J. Custura, wala naman tulong na naibibigay yun eh. Ano ba na itulong na, ano ba tulong na naibigay no, nahulaan ni J. Custura na ano, na binaril sa ulo at puso? Wala! Kasi alam na nila yun eh. Paulit-ulit ba ako? Gets nyo? Diba, men? Then ito, punta tayo dito kay Jumark. Ito explanation ni Jumark. Kasi sumablay nga, ano, sabi daw, tatlo yung butas. Pero sinabi ilan ang tama, lima daw. Ito naman yung palusot ni Jumark. Hindi ko naiintindihan bakit saan ka nagka-come up na to? Eh hindi naman ikaw si J. Custura. Bakit ikaw nag-i-explain para kay J. Custura? Ako, ang ginagawa ako based on observations kasi ako yung ano eh, ako yung con kay J. Custura eh, 'di ba? 'Di ba? I mean, yung sasagot sa akin dapat si J. Custura 'yon, hindi ikaw. Pero ikaw 'yung sumasagot. Ang sabi ni ano dito ni Jumark. Hoy, Suga, panoorin mo ulit. Ang sabi niya, may tatlong butas daw na nakita. Hindi niya sinabing may tatlong bala. Min, ano ba? Ano ba palusot 'to? Eh ano pa yung butas na yon? Na-identify mo ba kung ano yung sinasabing butas? Ano ba yung tatlong butas na sinasabi? Dalawang mata tsaka isang bibig? Di ba? Pagaguhan na lang tayo dito, min eh.
Ang sabi niya, oh, may tatlong butas daw na nakita, hindi niya sinabi may tatlong bala. Diba? Ba't ikaw yung nag-i-explain? Sabi niya, paanong sablay specific yung sinabi niya na sa ulo yung tinamaan? O, diba? O, specific yung tinamaan. Ikaw ang sablay, better luck next time, lol. Kain ka kasi tsokolate para. Hindi mo naman in-explain kung ano yung tatlong butas na yun eh. Ano ba yung tatlong butas na inaano, na sinasabi? Diba? Basahin nga natin yung ibang comment mo dito. Then after nun, ano, nag-ano ka na, nag-gaslighting ka na. Teka, parang in-edit mo yung comment mo, men. Sana may in-edit kang comment eh. May comment ka dito na nabasa ko na ang sabi mo, ano? Sana ba yun? May sinabi ka dito eh, in-edit mo eh. Pwede, sabi mo pa nga, ang palusot mo pa nga dito nung una, pwede ka mo na isang butas, dalawang bala yung pumasok. Nasaan na yun? In-edit mo. Di ba? Yung official spokesperson ni Jay Custura nag-e-edit ng ano eh. Anyway, pagpatuloy na natin to, di ba? Napaka-lame nung palusot mo, di ba? Ito yung typical na ano, mentality na Nostranatics. 'Di ba? Ang pupulutin lang nila na credit kay Jay Custura yung mga tumama, yung sumablay iiwanan na nila. 'Di ba? You know, yung tatlong butas daw, hindi niya sinabi may tatlong bala, ha? Eh ano nga yung tatlong butas na sinasabi? 'Di ba? Alam ko may comment ka dito na sinabi mo ano eh, ang sabi mo pwede naman kamong dalawang bala, isang butas. Ano yung perfect na perfect na pumasok, di ba? Specific yung sinabi ni Jay Custura sa ulo at puso. Siyempre, ito na lang tinandaan mo. Pero nga, ina-explain ko nga sa'yo eh, saan yung possibilities na pwede niya makuha. Yan yung tinatawag na kinaiinisan mong cold reading. Ngayon, pagpatuloy na natin. The cards in cold reading. Kuha ka ng 9 cards of total, lagay mo dito. Para mabibiyak yung ulo ko. Bata pa ang bumati sa kanya. Jack! Bata pa siya. Nahuli na ba siya? Ito ha? Ito. Diba, bata, sabi nung mga, tama, bata yung, another ano, ito ha, bibigyan ko uli ng credit. Sige, bibigyan ko ng credit. Si Sir Jay Custura na nagkatotoo yung hula niya. Impressive, di ba? Pero hindi pa rin nakatulong min eh. Alam na yun ng mga kamag-anak eh. Since alam na ng kamag-anak nila yan, may possibilities na masagap mo rin yan. Di ba? Wala ka pang nasasabi dito na hindi pa nila alam. Di ba? Pagpatuloy natin. Sabagay, sinabi niya naman yata nung una, no, no, dahil sa pera, hindi ano, 'di ba? Pero may kutob na gano'n na yung kamag-anak eh, 'di ba? Naku, binayaran niya siya. Bata pang buwan. Pero to be fair dito ha, nagbabago ang strategy ni Sir Jay Custura, hindi na siya nagtatanong, ano? 'Di ba? Napapansin nyo, mukhang bokya ako doon sa pagtali ng mga tanong niya eh. Apat na tanong pa lang yung natatali ko eh. Pero napapansin mo, ano, mukhang binayaran. Nasabi niya na yung before eh, hindi siya nagtatanong ngayon, pero nag-fishing siya ng information. Diba?
kinakausap niya yung mga ano, yung mga ng mga nagpapahula sa kanya. Tamo. Bata pang burma rin. Oh. He's asking for justice. Hindi tahimik yung kapatid niya. Oh! Paano yung ano, paano yung ibang baraha? O ito, Jumark, paano yung ibang baraha? Siyempre nakakita siya ng ano eh, ng Ace of Spades eh. Diba? Paano yung ibang baraha? Nangingi din siya ng sorry sa ginawa niya. How do you know? Hindi, yan yung mga gray area eh, yung nanghihingi ng sorry. Paano namin malaman na totoo yun? Kaya lang, freedom na ni Jay Kustura yon, kasi nga, there's no way of verifying naman kung totoo talagang ano yun, ang hihingi ng tawad eh. Kasi nga, deads na, diba? This is a bad luck card. Oo nga. Oo nga po. Be strong, ha? May reason kung bakit tayo pinagtagpo-tagpo. Diba? Na, ano na yan eh, parang ano muna to eh, Sir J. Kustura eh, parang part na yan ng panghuhula niya, yung pag sinasabing may reason kung bakit tayo pinagtagpo-tagpo. Diba? Madalas ko naririnig yung linya na yan eh. Pinayaran yung gunman, kaya lang ang bata pa. Sige, magsalita ka. Mukhang magsasalita na si ate, oh. Kinokontrol na ni Sir J. Kustura yung sarili niya magtanong, eh. Cut na kayo, Sainted. Ito yung pinaka-minimal na pagtatanong na panghuhula ni Sir J. Kustura. Lakasal bulong, teha. Ngayon nakikita mo na hindi siya tahimik at nag-a-ask siya ng help sa atin. Tutulungan natin siya. Lalo na pinakita sa akin na diba? Butas yung ulo ko. Nakaamoy ako ng pulbura. Na babaril ako. Na tatlo ang tama. Na tatlo ang tama. Ba't di mo sinasabi? Ba't di mo nire-review yung tatlo ang tama? Tatlo ang butas. Kung gusto nyo malaman kung okay siya, hindi siya okay. Hindi siya tahimik. Masyado naman to, mini-mental torture mo min yung ano, yung mga nagpapahula sa iyo. Paulit-ulit mong sinasabi eh. 'Di ba? How sure are we na yun talaga yung message noon? 'Di ba, men? Pero to be fair, sa dinami-dami ng videos na nireakan ko kay Jay Kustura, ito yung pinaka-riveting na. 'Di ba? Although na marami akong puna, riveting kasi nga unang-una hindi siya tanong ng tanong dito eh. Talaga nagbago na siya ng pattern niya. Link cards po. Tua. Kating-kati ka namang magtanong. Makikita natin yung ano, ito ha. Makikita natin yung product pagka hindi siya nagtatanong. Biglaan. Biglaan. Kaya nga napatay siya kasi nga biglaan, di ba? May babae din. Babae naglaglag sa kanya. Ine-expect niya, ano? Ang ginagawa, hindi siya nagtatanong eh. Hindi siya nagtatanong eh. Sinabi ni Sir J. Kustura ganito, may babae. May babaeng naglalaglag sa kanya. Then long pause. Hinihintay niya kung may mag-feedback. Diba? Tinan mo, oh. Iniingatan niya ngayon magtanong eh. Tinan mo. Babae naglaglag sa kanya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 'Di ba? 10 seconds siyang nag-pause.
Ibig sabihin, nag-i-expect siya ng feedback kapag sinabi niyang babae yung naglaglag. May tanong ako. Ayan, nagtatanong na. Di ba? Bakit kailangan mo magtanong? Hindi ka na nakatiis kasi nga dead end yung sinabi mong may babae. Nagbibisyo ba kapatid mo? Ay, wala namin. Contaminated na to, nagtanong ka na eh. Okay na sana eh, pinagmalaki ko na min. Isa yun sa dahilan. Di ba? Ba't di mo nalang sinabi diretso? Paano kapag sinabing hindi, nagbibisyo? Mamomodify na yung pwede mong sabihin. Hindi ko sinasabi na imomodify mo, pero may room para magmodify ka na nasabihin mo pagka naalaman mo na eh. Di ba? Dito tayo nagkakaroon ng problema. Nagtatanong ka kasi min. Diba? Dapat hindi ka nagtatanong. Gusto niya matayin niya. Opo. Lakasan mo loob mo, tatawid tayo. Ha? 10 to 15 minutes. No, ito, Jumark, yung favorite mo, pagtawid. Bigla nag-cut na ano. Wala lang atrasan to, ha? Para sa kapatid niya. Okay. Dinala kayo sa akin. Mag-focus ka. Psychological priming eh, no? Pinapakaba niya yung ano. 10 to 15 minutes, ate. Pag wala kang makikita nagliliwanag na butas, huwag nating pilitin. Yes. Pero pag nandyan ka na, huwag kang bumitaw. At pag nakita mo siya, kausapin mo siya. Di ba? Jumark, di ba? Yan yung pattern eh. Ng pagtawid eh. Laging hindi nawawala yan. Di ba? Actually, pwede ka naman magtawid kung halimbawa wala ka nang sasabihin. Pwede mo naman piringan yan eh at tumawid ka na lang eh. Hindi mo na kailangan magbigay ng information na may makikita kang ganito, may makita kang ganito. As long as sinasabi ni Jay Kustura yon, ano, Jumark. Di ba? Hindi nagiging credible to. Di ba? Nandito ako, huwag kang matakot, ha? Pikit. Huwag ka basa-basa dumilat, ha? Yes. Forward na natin. Ah. Ano daw? Ready ka na? Opo. Nandiyan ka na, ate. May nakikita po. Okay, nandiyan ka na. Nandiyan ka na. Diretso ka lang. Teka, bakit din ano mo? Ba't hindi mo patapusin ang sinasabi yung ano? Yung tumatawid, Sir J. Kustura. Tinanong mo eh. Ini-interrupt ni Sir J. Kustura eh. Ito, Jumark, nakikita mo kung paano niya i-manipulate yung ano, yung dapat makita ni ate. Diba? Tinan mo. Kita po. Nandiyan ka na. Nandiyan ka na. Pero... Diba? Ini-interrupt niya eh. Pakwentuhin mo muna kung ano yung nakikita. Pambihira. Diretso lang ate. Bang ka lang. Diba? Same scenario to. Ito, nakakapa muna ba, Jumark? Yung same scenario ng pagtawid niya. Dinidiktahan niya eh kung ano yung ano eh. Pwedeng ma-imagine ni ate na mangyayari doon sa isip niya eh. Pag tapos gagalit ka sa akin pag sinabi kong imagination yung ginagamit. Yung kapatid mo, kausapin. Opo, nakita po ko, di ba? Ayun na, tuloy-tuloy na yan, te. Ito
tawagin mo yung kapatid mo, Tay. Oo, nasaan ka na? Magpakita ka naman. Namimiss na rin kita. Family. Hindi ko nasisikmura itong ginagawa sa mga ano? Doon tayo sa may details. Natatawa kay J. Custora ha, hindi doon sa ano, tumatawid. Hindi nga makita eh, di ba? Itong ginagawa ni J. Custora na to? Mag-focus ka, Tay. Huwag kang bumitaw, ha? Wala pala eh. Mag-focus ka. Huwag kang bumitaw. Andiyan ka na. Andiyan ka na. Sinin yung sarili mo, ate. Parang inan... Dahil na, pina-forward ko na lang dahil overtime na ako, sobra na. Lapit ka. Nakita niya na? Hindi pa. Pasok ka sa liwanag, ate. Na, dikta ng dikta si Sir J. Custora kung ano yung makikita dapat ni ate. Kaya mo pa ba? Gusto ko nga ako siya makita eh. Makikita mo siya. Andiyan ka na. Nakikita daw ni J. Custora, sabi niya. Ano sabi? Makikita mo siya. O, nakikita. Ikaw pala, Sir J. Custora, yung nakakakita eh. Bakit hindi mo nalang, hindi nalang ikaw magsabi? Kung ano yung sinasabi? Sasabihin mo naman, eh, ayokong ako yung mag-ano kasi baka sabihin nagdadrama ako. Hindi ba ba kanina, ano yun, pwede naming isipin habang nagre-reading ka? Ano? Diba? Wala, wala nangyari, ano? Oh. Ano ba nangyari dito? Pag-ibig ko po. Ngayon nakikita ako malaki liwanag pero hindi ko po siya makita. Sige lang. Pababalikin ko kayo na. Yan! Patay tayo dyan. Magpahinga ka na maayos. Kailangan bumalik. Sabi daw, pag bumalik daw, another bayad daw yan eh. Di ba? Make sure makapagpahinga ka na maayos. Ko kayo. Ngayong Friday for another tawin. Okay? Maraming salamat. Kulang siya sa pahinga. Kasi may gusto akong sabihin. Yung babae lang kung sino yung babae. Pinigilan! Wag ka magsalita. Tama. Ma'am Day, sino kaya yung babae na yun? Kasi may gusto akong sabihin. Yung babae lang kung sino yung babae. Diba? Ibig sabihin pala, hindi nila makontrol na nabuti pinigilan nito ni ate. Wag. Maaaring kakilala niya ate eh, hindi daw iba sa kanya. Sino nga, ang tanong nga, sino? Siyempre, ito, talagang hindi alam ni Sir J. Custora kung sino yun. Ngayon talagang kukuha na lang siya ng lead doon sa sinabi kasi naramdaman niya ngayon na meron talaga silang babae na pinaghihinalaan. Ito, Jumark, ito yung example ng cold reading. 'Di ba pag nanghuhula ka at may nakapaka na feeling mo nakatisod ka ng ginto, 'di ba? Doon ka magfo-focus. Ito, parang
pinakita kasi dito, may natisod si Jay Kustura na hinulaan niya eh. Na babae, naging interesado tuloy itong mga to eh. Ma'am D, sino kaya yung babae na yun? Kasi may gusto akong sabihin. Yung babae lang po. Diba? Maaring kakilala niya ate eh, hindi daw iba sa kanya. Mukhang may doubt ito si ate, ano, itong banda dito sa dulo. Nakikita ko may... Patay, tapos ha? Okay. Mas maganda tong mapanood niya. Okay. Sa kanya na pa. Ah, diba? Biglang may nagbigay na ano, tama ang nasa utak ko, kaya ayaw niyang sumama. Diba? May sinabi ito, mapakinggan sa background. Mas maganda ito, mapanood niya sa kanya, ganun. Mas maganda itong mapanood niya. Okay. Oh, yung ganong uri ng feedback, cold reading na yon. So, ibig sabihin, may nahihit si Jay Kustura na ano, pero hindi niya masabi kung ano yon. Ngayon, may data na pumasok sa tenga, oy. Mukhang talagang may guilty sa kanila eh. Sino kaya yon? Kailangan malaman na ni Jay Kustura kung sino yon. 'Di ba? Mas sa kanya na pag-usapan yan. Mas maganda mapanood niya 'to. Wala kayong binanggit na pangalan, kaya huwag kayong matakot. Okay. Yeah. Thank you. Ang tanong ko dito, may resolution ba nangyari dun sa ginawa niya? Actually, kahit yung mismong babae na yon, alam na rin yun ng mga hinuhulaan eh. Alin sa mga sinabi niya dun, mga sinabi ni Sir Jay Kustura, yung mga bagay na hindi pa alam ng mga ano, ng mga nagpapahula sa kanya. Maybe, may pangilan nila na no, katulad nung siya ay pinresyuhan. 'Di ba? Siya ay inano, 'di ba, men? May mention kanina si Sir Jay Kustura na ano eh, na hindi ito third party ha, hindi ito third party, hindi ito about babae, hindi ito about babae. 'Di ba? May sinasabi si Sir Jay Kustura na ganoon eh. Hindi ito, ibig sabihin may idea siya eh. Siguro may naikwento ito before sila mag-start. Kaya sinasabi ni Sir Jay Kustura, hindi ito tungkol doon sa babae, hindi ito babae, hindi ito third party or something like that. 'Di ba? Kasi nga kinaklaro niya kasi may narinig siya before. 'Di ba? Men, ngayon tatanungin ko kayo, ilan sa mga sinabi doon yung mga bagay na hindi pa alam nung nagpapahula? Ilang percent? 'Di ba 90% ng sinabi ni Sir Jay Kustura, mga bagay na alam na nung ano, nagpapahula? Wala naman siyang ano eh. Wala naman siyang halos na sabi na nakatulong dun sa kaso eh. 'Di ba puro pahapyaw eh. Ngayon yung babae na tinutukoy niya, 'di ba? Eh may suspect na rin pala silang babae din na hindi naman ma-verify ni Jay Kustura kung yun talaga yun. Nagigets niyo ba? Anyway, proceed tayo kay Sir Ed Caluwag next video. 'Di ba? Tingnan natin yung difference. Pero this time ha, bibigyan ko siya ng credit. Talagang ano, dito hindi siya nagtanong, tiniis niya. Bagamat halimbawa kada bitaw niya ng hula, nagpo-post siya eh. Ino-observe niya kung papalag yung mga ano, yung mga nagpapahula eh. Pero this time, very good. Hindi ka nagtatanong ngayon. So, yun lang po muna. Proceed tayo kay Sir Ed Caluwag after 30 minutes siguro. Maraming salamat. Bye-bye.